Magandang araw po. So, dito na naman tayo sa isa na namang content. Ang ating content ngayon is all about Bluetooth speaker. So, ito ay about the Tribeat, the Surround X-Sound Go. So, matagal na ang speaker ito. Matagal na itong lumabas. Siguro sa YouTube, sa mga reviews, merong mga 2 years ago or 1 year ago. So, okay pa ba siya hanggang ngayon? Nabili ko ito sa Shopee. Nakakalagay ito ng mga 1,200 lang. So, medyo mura siya for quality daw na speaker, Bluetooth speaker. So, titingnan natin ngayon kung okay ba talaga ito or baka magsisisi ako. So, bumili ako ng speaker na ganito, yung maliit lang, para magkasya lang doon sa aking loop bar bag. Kasi mahilig tayo magbike and mahilig din tayo sa music. Gusto ko ng speaker na yung quality din, hindi yung babasagin na parang lata. So, ito, kasyang-kasya sa aking loop bar bag. Kung okay ba ang kanyang audio, malakas ba, okay ba ang bass, kasi kadalasan sa mga speaker, lalo na yung mga fake, halos wala siyang mga bass, halos parang Twitter lang lahat. Try natin ngayon, ikukumpara natin doon sa binili ko na fake na JBL na clip. Pakikinggan natin ang kanyang audio kung meron nga ba ang difference at kung quality nga ba itong Tribeat X-Sound Go. Okay, so meron na tayong phone dito and i-on na natin ang kanyang Bluetooth. Okay, naka-on na and ipa-power up natin. Pakinggan natin ang kanyang audio. Ito. And ito naman yung sinasabi kong clip na fake na JBL. So nabili ko lang ito, mura, 250 lang. And try natin, i-compare natin siya para meron tayong basehan kung gaano kaganda ito at gaano nga ba ito kapangit. Okay, i-on natin. Okay ito ah. So, iunahin natin tong clip. Unahin natin yung clip na yan. Ayun! And then, okay, yan yung clip. And we will try this one. Okay, so naka-connect na tayo sa Tribeat. Dito tayo. Okay, so ito yung X-Sound Go. I-try na natin ang kanyang audio. And pakinggan nyo kung gaano siya kaganda kesa dito. Okay? And a ball like bees. Volume na rin. Dito. Okay.
Ayan ang comparison doon sa mumurahe na Bluetooth speaker at itong Tribeat X Sound Go. So, ang laki ng diferensya niya. Ito halos walang bass. Ito naman, ang lakas talaga ng bass. So, hindi siya masakit sa tenga. Kasi dito, masakit sa tenga kasi yung wala siyang bass, para siyang lata. So, ito, okay na okay. Sa halagang 250 at sa halagang 1,200. So, depende na rin sa inyo kung saan ang gusto nyo. Kung gusto nyo na lang talaga ng music, na basta music lang, walang quality. So, dito lang dahil sa mura. Kung walang budget. Pero pag may budget naman, kahit konti lang, hindi naman ito kamahalan. So, ito na lang, 1,200. Okay na. So, ang Tribeat nga pala is Bluetooth na. And meron siyang power. Meron siyang Bluetooth on or off. Meron siyang speaker. So, magagamit mo siya sa mga calls. Katulad ng may tatawag sa'yo, pwede mo siyang gamitin as parang meron siyang microphone para dyan ka nasasagot. Pwede mo rin siyang gamitin sa mga online, katulad ng mga meeting. So, magagamit mo siya. Meron siyang play, pause. Meron siyang volume low, volume high. And ito namang play na button, pag twice mo siya i-click, will go to the next music. Sounds ba yan? Pag tatlo mo naman siyang i-click, doon naman siya sa previous. So, yan siya. And then, meron siyang tali. So, for example, isabit mo lang kahit saan. Sa likod naman, meron siyang saksakan. So, meron siyang port para sa inyong, ano ba? 3/4 ba yan? Na cable. Para kung hindi ka magbu-Bluetooth, kunwari sa inyong laptop na walang Bluetooth, pwede lang itong cord lang. Okay? And then, ang kanyang USB port is yung, ano pa? Yung dati pa lang, mini USB. Micro USB ba yan? Hindi ko alam. Basta hindi siya Type-C. Hindi pa siya Type-C. So, kasi matagal na ng speaker na to eh. Ang problema lang dito sa speaker na to is wala siyang port para sa mga micro SD card. So, hindi ka makakasaksak dito ng mga music mo. Gamit lang ang SD card. So, kailangan Bluetooth or yung diretso saksak. Okay? So, kailangan ka mag-connect muna. So, overall, yes, maganda ang kanyang audio quality at ang kanyang quality sa paghawak mo. Yes, ang ganda, parang rubberized siya. And ito ay IP7 yata. Waterproof, pwede mo itong ilublog sa tubig. Siguro mga 1 meter, hindi ko alam, pero hindi ko ito ilublog sa tubig. Splashes, okay to, hindi ito nasisira kasi waterproof nga daw. May kabigatan talaga, sobra. Sa tingin ko, aabot ito ng 0.5 kilo or hindi yata. Basta mabigat siya. Okay siya sa ano, ang kanyang gawa, ang kanyang build, okay na okay. Overall talaga, yes! Ang ganda ng speaker na to. So, I hope it will last long. Okay, ito, siguro okay lang ito pang music sa CR. So, see you soon for another content. God bless! Let me tell you now.